I have said this before and I will say it again, na kami mga lalaki is yung mga pinakasimpleng creatures dito sa mundo. Madali lang mapasaya yung mga lalaki. No, we are visual creatures. Kung ano nakikita namin, madali kami mapapasaya doon. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba pakiligin yung mga lalaki, specifically, yung mga boyfriend or yung mga asawa ninyo. Number one, be supported on his alone time. Yun. Maging supportado ka sa mga time, kapag lalo na pag nanghihingi ng alone time. Oh, actually, hindi nanghihingi ng alone time ang mga lalaki. You know? Meron kaming ways. Makikita mo naman sa galaw ng mga lalaki na gusto niya ng alone time. Kasi it doesn't mean na manghihingi ng alone time yung lalaki sa'yo. Na gusto niya mapag-isa is... It doesn't mean na mambababae siya, hindi ka na niya mahal. Kasi yun yung mostly cases na nangyayari. Kapag nanghingi ng alone time yung partner mo sa'yo, yung lalaki, eh minsan hindi mo rin maiiwasan na mapaisip na, uy, baka hindi na ako mahal ng boyfriend ko, hindi na ako mahal ng mister ko. No, he just need an alone time. Kasi I saw this couple one time at, you know, napa-open sa akin yung missus niya or girlfriend niya na sabi niya nanghihingi ng alone time yung boyfriend niya, at yung gusto lang gawin ng boyfriend niya is magbike, you know, magbike, and then chine-check niya yung phone ng lalaki, wala talaga siyang nakikita, wala talaga siyang, you know, walang mga third party or something, gusto niya lang talaga mapag-isa. And the good thing is nirespeto yun ng girlfriend niya. And look at them now, they're almost about to get married. Dahil sa napaka-strong bonding nila, gumawa sila ng schedule for, you know, each other's alone time. Na, you know, pag nabuo nyo na yung trust sa isa't isa, hindi nyo na kailangan magduda or ano pa man yan. Number two, kung paano pakiligin yung boyfriend o yung asawa mo is idolize him. Yup, iduluhin mo siya. Lalong-lalo na pagdating sa mga simple things. Kasi kami rin mga lalaki, kailangan din namin, as I will repeat, kailangan namin ng validation din. Kasi yun yung mga pinaka-biggest struggles namin as a guy, kasi hindi kami masyadong nakaka-receive ng mga compliments. So, ano na lang naman kung kayo na lang magbigay ng compliments sa amin, kayo mga partner namin. Yung mga ganong bagay. Kaya lalo-lalo na kapag yung boyfriend mo, yun, yung mga simpleng bagay, kapag bagong gupit yung jowa mo, you know, recognize that one. Uy, ang ganda naman ng gupit mo, baby, ah. Pogi, ah. Ganon. Or siguro kung may mga bagong damit, kasi mostly ng mga lalaki, hindi na namin kailangan, you know, hindi kami nag-take effort sa looks namin, eh. You know, hindi kami nag-spend time para, you know, mag-waste ng energy para sa mga looks namin, sa pananamit. So, pag nakita mo na minsan na nag-e-effort yung partner mo sa, you know, sa pananamit niya, sa hygiene o sa buhok niya, give a good compliment. Yan. Pansinin mo lang, wow, ang ganda naman yan. Ang ganda naman ng, pogi, ang ganda ng bagong damit. Ganun mga simple gesture or, kunyari, mga pabango, may bagong bili siyang pabango or something. Yan, i-recognize mo rin yan. Ha, baby, sexy naman ang amoy mo. Ganun. Yun lang yun. Up next is recognize him on what he do. Yan, yung self-recognition. You know, I mean, recognizing your partner on whatever he do in his life. Na, lalo-lalo na pag breadwinner yung lalaki. Excuse me. Kakakailan natin ng ramen. Pag breadwinner yung lalaki, mas kailangan mo siyang i-appreciate. You know, kasi the more na ina-appreciate mo yung lalaki, kung nire-recognize mo yung mga ginagawa niya, or ano lang, banggitin mo lang, i-recognize mo lang yung struggles niya. Sabihin mo lang yung struggles niya, na alam ko ganito yung pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Konting support lang, at trust me, mag-work hard pa yan yung lalaki na yan, magtatrabaho pa yan, gagawa pa yan ng maraming paraan to improve your relationship at buhay niyo bilang magkarelasyon. Up next is, put down your phone. Girls, put down your phone. Lalong-lalo na kapag kausap mo yung partner mo or kung kasama mo yung partner mo. Kasi hindi namin sasabihin yan sa inyo na minsan naiirita kami talaga minsan pag kasama namin kayo sa date, maya-maya text ka ng text
Halos hindi mo na makita yung partner mo kasi busy-busy ka sa kaka-text. Learn how to put down your phone kasi that simple gesture, you know, magbe-build yan and makikita namin yan as a sign of respect na nare-respeto nyo kami once you do that one. And up next is look him in the eye. O, di ba, meron nga tayong mga napapansin ng high school days natin na pag na, yung mga babae, pag nakikita nila yung mga crush nilang lalaki, nagpapakit sila, nagpapabeautiful eyes sila. You know, that basic thing, gawin nyo rin yun sa mga partner nyo. Magpakit din kayo. You know, tingnan nyo siya pag ano, tingnan nyo siya pag kinakausap ka niya. Paramdam mo, true looks. Sabi ko nga, di ba, sa umpisa, kami mga lalaki, mga visual creatures, nababasa namin kung may mga flirtatious look ka, parang tinitingnan mo yung boyfriend mo habang nagsasalita siya ng paano ba, parang gusto mo siyang kainin, yung ganun-ganun tinginan na, pero huwag naman yung mga weirdo na ay to ay na tinginan na ganyan, yung medyo slight lang na may parang pinaparating ka na message na, you know, positively na swerte ko naman, and na kahit hindi mo nasabihin, nababasa namin yan. And last but not the least is tanungin mo yung lalaki kung ano yung magpapasaya sa kanya. Kasi most guys, hindi namin sasabihin talaga kung ano yung mga nagpapasaya sa amin because of stoicism. Kasi, you know, mga hindi na importanteng bagay. Kasi para sa amin, hindi na importante yan. Kasi priority namin is to earn money and to provide for our family. Yun lang talaga yung mga importanteng bagay. Kaya siniset aside na lang namin palagi yung kaligayahan namin, kung ano yung magpapasaya sa amin. But kailangan namin yan as an energizer para sa relasyon or para lumakas palalo kami para magawa pa namin yung mga tests o mga drive namin araw-araw, mga grind namin araw-araw. So, that's it. Just always ask him. Tanungin mo lang siya kung ano magpapasaya sa kanya. And trust me, you will make his day. I promise you that. You know, yung buong araw niya makukumpleto. And kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mo na kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe ka naman, kahit ano. Kahit isa lang. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo nangangailangan ng mga advices na ito. And also, do not forget to follow my Instagram right here, at Yuli Leonor. At kung may mga katanungan kayo, susubukan kong sagutin yung mga yan. So, thank you so much for watching this video. At magbabalik ulit tayo sa susunod na video. And we will be uploading videos every week. 4 times. 3 times, or maybe more than that. So, maraming salamat sa panonood at sa pagtitiwala. At ako nga po pala si Yuli. At ciao! See you again on my next video.